Ladies and gentlemen, we're back sa second portion po ng ating programa, Aksyon Central Luzon Special Edition. Pa rin po si Zanny Lopez, and of course, I have with me si Alan Sapanta, at saka po si Ms. Robby Ann Grajeda, sila ho mga administrators dito. No? So, open lang po nitong Dinosaur's Land, August pa lang, no? August. Pero mukhang talagang naghahanap ng magandang libangan yung mga kababayan natin, no? So, but ang gusto kong pag-usapan, kasi for some people, baka yung 300, 350 may be big, no? Pero pag big mga bulk groups, bulk, sabi nyo kanina, nakakapag-adjust kayo. Mm. So what are the other things that you can offer, mga discounts sa inyong mga bisita? Lalo na yung pamasko nyo sa mga taga Pampanga, taga Angeles. O diba? Marami kasing mga nursery schools dito, maraming elementary schools, no? Pero yung high school pwede pa dito, college pwede pa rin dito, di ba? May college din na nagtuturo dito. Minsan mga Indonesian, na nakapag-tour sila last week. So I was able to touch yung mga dinosaurs. Parang totoo talaga, no? Ano bang ginamit diyan? Material. Anong material ang ginamit diyan? Rubber. Is it rubberized? Apo, high density foam kasi yung mga yan. Okay. Tapos, with latex. With the silicone. Para weatherproof. Para hindi rin yan nasusunog. Kahit bumagyo, kasi last time nung bumagyo ditong habagat, kayo pa rin sila. Matibay po talaga sila. Tsaka nalilinis, no? Yung... Apo. Yung, I mean, parang... Washable siya. Maglilinis siya ng kotse, ganyan. Sabonin lang. Sabonin lang, oo. So how yung gano'n naman ang tagal nito ng mga dinosaurs niyo? I mean, based on experience po nung father ko sa mga iniinstala nila sa ibang bansa, 3 to 4 years daw yung tagal ng 3 to 4 years yung mga dinosaurs. So kailangan you will be replacing again. Apo after after. Pero kanina nakakasakay na yung mga ibang bata. No? So, yung ba may extra mga niyan pag nag-ride ka na kanya? Opo, yung dino rides namin. Token. Minsan, pag nanghihina ng discount, yun na lang yung binibigay namin yung discount. Free ride na lang. Kasi it's something different for a child. No? Pag gusto talaga nila maka-experience na makasakay sa dinosaur. Ilan ang nasasakyan naman dito? How many rides do you have? So far, ayan pa lang po. Two pa lang. Kasi later, dadagdagan pa daw siya. Okay. So, yung mga malalaking birds, di ba meron ganyan? Sabi nyo kanina, baka magdagdag ng mga gano'n? Mga insects. Insects din, di ba? Meron mga nung unang panahon, yung mga lumilipad. Oo, anong tawag? Tenerodon yun. Ikaw dapat alam mo lahat yan, yung gumagawa niya. Meron kaming tenerodon, dyan yung bird na dinosaur, pero hindi po siya nasasakyan. Okay. Up and down lang siya. Okay. Para nga siyang paniki. tama. Andun siya sa kung naikot niyo po siya. Doon siya sa dulong-dulo, magugulat kayo pag nadaanan niyo siya. Siguro good idea for kinder, nursery students, prep students, no? Dali na mga schools dito, tapos paglabas, bigyan na exam, no? Sa pagbalik nila sa school, minsan ganun. Kahit ako, sa labas pa lang, bibigyan ko sila ng exam, eh. Diba? Ano yung pinakamalaking dinosaur na nakita? Tama, magkakatalunan dyan sa spelling, no? Kasi may mga bata din po talaga na... Yun nga yung sa spelling. May mga bata po talaga na yung talagang mahilig na mahilig sila sa dinosaur. Na malayo pa lang, alam na. Yes. Yung mga bata talagang gano'n. So, ano yung pinakasikat sa mga dinosaurs yun? Ano ang mga bata yung laging, yung nag-i-interest talaga yung mga bata? Si T-Rex talaga. Kasi si Barney T-Rex. Kaya siya po yung pinaka-ano. Tsaka siya din yung pinakamalaki. Malaki. So, pero yung mga science teachers, pwede siguro magdagdag din sila ng mga lecture. Apo. Tsaka sa mga tour guide po namin, may matututunan talaga sila sa mga tour guide. In-explain nila. Mabuti kung ano yung dinosaur na to, kung kailan sila lumabas. Mm-hmm. Or sila nawala, in-explain din ba yan? Kasi yung mga tour guide namin, pinag-aano din namin na mag-research sila. Mag-research sila nang pwede nilang maituro sa mga kids. Additional facts. Additional information para sa
Okay. So how big is the area that you're using right now? 2 hectares po. 2 hectares. Pero hindi niyo po siya mafi-feel na 2 hectares siya. Kasi sa pagpipicture-picture niyo, wala yung pagod niyo na malalaman niyo na, ah, naikot ko na pala yung 2 hectares na yun. Napakalaki nun. Pero eventually siguro mag-expand pa kayo, di ba? You need more hectares for you to utilize for the new dinosaurs, right? Right. Just sa mga bagong parating na... So, pero what you're telling me, kanina, your father, they manufacture in the Philippines and then they sell abroad. But locally, can anybody from the Philippines order, do a dinosaur land din, ano? Sa experience po namin, wala pang ano eh, mostly nagre-rent lang. Rent lang, sa mga birthdays. Sa mga birthday. Ah, okay. Mm. So sa birthday, na ano yan? Pag yung team nila, Jurassic, yan, nire-rent kami. Kasi may mga bata talaga na gustong-gustong dinosaur. So, ayun po, siguro nakikita na nila kami sa internet, ganyan. Kinocontact nila kami na, ayun, i-rent na nila yung dinosaur. Pero ang nare-rent lang po nila yung mga puppet dinosaur. Yung mga nanditong mga balik. Kakaiba na kasi yan, pag nakita nila yan. Okay. Dito lang kasi nila makikita sa Pilipinas yan eh. Tama. Dito lang yan sa Clark, di ba? Sa Clark po yan, mga kaibigan. So, what is the exact location? Do you know yung meron ba yung complete address dito na pwedeng sabihin sa mga viewers natin? Mostly ang sinasabi namin sa likod kami ng picnic grounds. Oh, picnic grounds. You just remember yung picnic ground. Malapit sa may kabayuhan, malapit dun sa may mga El Caballo. El Caballo, yung mga cycling area, di ba? Pero ang pinaka-ano po namin, sa likod ng picnic grounds, kasi may mga nagtatanong kung saan, kasi wala pa kami mga directional sa India. Pero later magkakaroon. Pero alam nila itong lugar na ito. Pag sinabi picnic grounds, alam na nila. Basta sa Pampanga, sa Angeles, alam na nila. Mabalakat, alam na nila yung picnic ground. Mas malapit, Mabalakat entrance. So yung mga daycare center siguro pwede rin dito, di ba? Opo. Alam niyo ba kung ilan ang mga daycare center dito sa Angeles lang? Libo-libo mga estudyante nila. So I guess yung mga kaibigan natin, mga daycare teachers, pwede nyo dalhin yung mga estudyante nyo dito. Pero bigyan yung malaking discount. Ah, sir. Ang dami niya, libo-libo sila. Madaling pag-usaman niya, sir. So how many can you accommodate? At any single time, how many, yung biggest number that you have accommodated so far? Na-experience namin, last week lang, 1,500. Isang bagsakan lang po siya. Minsan, sa isang araw, may 300 to 500, ganyan. Dalawang school, ganyan. Mm-hmm. Pero pinakamarami namin, 1,500 so far. So, 5,000 siguro, maghapon, di ba? Pwede. Ako, pwede yung maghapon. Yung 1,500 na po yun, umaga lang siya. Umaga lang yan, umaga lang po siya. So, naghahanda na rin kayo yung mga ganyan, yung mga ano? Kaya nag-ready kami ng maraming tour guide para... Pwede ba yung magpadala ng pagkain dito? Apo, pwede po. Mag-request yung iba. Alam niyo naman sa Laguna, di ba? Hindi ka pwede magdala ng pagkain. Dito, malapit lang, magbabaon na lang yan, di ba? Pinagawa po namin itong kubo para sa mga bisita. Para dyan sila, free sila na kumain, walang charges yan. Huwag na lang kayo magkalat, no? Oo. Para walang masyadong ano, yung perwisyo dito. So, mga libre ito, di ba? Opo. Itong mga kubo-kubong ito. Para sa bisita talaga yan. So, sinong gumawa nito? Kayo na rin ang nagpagawa nito? Dito lang sa local area niyo? Dito na lang. Local lang po yung mga gumawa nito. O mga local craftsmen lang. Mga taga dito na din. So, you also, ano, you're creating businesses also for other people? Yes. Oh, very good, ha? At may multiplier effect yung pagpunta niyo dito. Okay, so you want to invite our viewers? Si Alan, mukhang ginawa mo na siyang spokesperson, no? So punta kay lahat dito. Open kami Mondays to Sundays. Including holidays. Yes, including holidays. 9 tapos 9 AM to 5 PM. So hanggang 5 lang. Yes, hanggang 5 lang. Minsan nag-extend kami hanggang 6. Gusto pa talaga ng humabol. Depende naman yan. So what you have done, nilinis yung lugar na, di ba? Tapos yung nag-landscape pa rin kayo. Ako, continuous pa rin yung landscape sa loob. Kailangan mapaganda pa rin siya para mas sulit talaga yung bayad nila. Okay. So, Robby, ano pang gusto mong idagdag sa sinabi ni... So, sinabi niyang napakarami. Si Mr. Alan. Ayun po, ulitin ko lang po yung sinabi niya. Open po kami Mondays to Sundays, 9 AM to 5 PM po.
Pero mas marami yata ang mga taga Manila na pupunta dito. Opo, minsan dinadayo po talaga nila. Dinadayo nila, no? Mm-mm. Lalo pag napanood kami sa... Oo. Oh, mga national networks mo, pinalabas ito. Kaya mas marami na pupuntang Manila. Pero ngayon, pag napanood nyo sa mga local cable channel... Mas marami siguro. Buong Pampanga. Mas malapit. Hindi kasi masyadong malaki ng Dasos, no? Buong Luzon. Ay, buong Luzon. Buong Luzon, no? Central Luzon. Ang dami-dami mga... pagkakapanood nito, we're very, very sure. And we're glad, no, that you started this business. Because it will help in the tourism development of the area, ng Clark especially. At pag mayroong mga events dito, pwede rin kayong makikisabayan, di ba? Pwede. Mga hot air balloon, horse fest, no? O, yung mga pag walang ginagawa sila, in the meantime, pwede magpunta dito. Ayan, tamang-tama, February, malaking-malaki ng mga ano, ah. So, ayan ho, mga kaibigan. At dito lang ho sa likod ng picnic grounds. Malapit ho sa gate ng Mabalacat ito, yes. Mga kaibigan. Ito ang tinatawag nilang Dinosaur's Land. And while we're talking, you'll see the different, the 30 dinosaurs na pinag-usapan po namin. You'll really enjoy them. They look real. So, for our friends here, we help them to invite more residents of the area to visit. Para hindi na ho tayo nagmo-mall sa Manila, no? Hindi na masyadong, yung mga tours na, dito na lang ho. Pwedeng magpunta pa sa mga factories sa Clark, no? At saka sa ibang mga pinupuntahan dito. So again, thank you, ah. Thank you for your time. At, you know, mga kaibigan, you take the queue, take your children here, take your family here for a picnic. Dito ho sa Dinosaur's Land, dito po sa Clark Freeport, Pampanga. Muli po, ito ang inyong lingkod, Sonny Lopez sa inyong programa, Aksyon Central Luzon, special edition, and you have a nice day now.